Sa tuwing tag-init o summer, marami sa atin ang matatagpuan sa mga beach at naglalaro sa alon. Ang kakaibang lasa kapag may pumapasok na konting tubig sa iyong bunganga, ang hapdi na iyong nararamdaman kapag tinatamaan ng tubig ang sugat o galos sa iyong balat, at ang amoy at bahagyang pagtigas ng iyong buhok habang ito ay natutuyo sa araw. Ang mga masasayang alaala na ito ay hindi magiging kumpleto kung wala ang pagkaalat ng dagat. Pero bakit nga ba maalat ang dagat? Yan ang sasagutin natin sa video ito. Kaya, simulan na natin. Two-thirds ng ating mundo ay nababalot ng tubig at 97% nito ay tubig alat. 3% lang ang tubig tabang o fresh water sa ating planeta, at 2% nito ay trapped at frozen sa mga ice caps at glaciers. Kaya nasa less than 1% lang ang fresh water sa mga batis, lawa at ilog. At ang fresh water na ito ay ang magiging sentro ng eksplanasyon natin kung bakit maalat ang dagat. Ang tubig sa ating mundo ay gumagalaw ng paikot-ikot dahil yan sa init ng haring araw, mula sa dagat papunta sa kalangitan at pabalik ulit sa dagat. Ang tawag dito ay water cycle. Kapag ang tubig dagat ay tinamaan ng init ng araw, nagiging isa itong gas na kung tawagin ay water vapor. Umaangat ito at napupunta sa hangin dahil naman sa proseso na kung tawagin ay evaporation. Habang nasa hangin, ang water vapor ay lumalamig at nagiging tubig ulit, tapos bubuo ng mga ulap dahil sa proseso na kung tawagin ay condensation. Hindi magtatagal, ang tubig na ito ay babagsak mula sa ulap bilang ulan o snow, dahil naman sa proseso na kung tawagin ay precipitation. Kapag ang tubig na ito ay tumama na sa lupa, dadaloy ito papunta sa mga batis, lawa at ilog. At mula sa mga batis, lawa at ilog, dadaloy naman ito pabalik sa karagatan. Sa karagatan, tatamaan na naman ito ng init ng araw at ang water cycle ay mag-uumpisa na namang muli. Marahil ay nagtataka ka pa rin kung saan nanggagaling ang alat. Ang ulan na bumabagsak mula sa ulap ay hindi lang pure water. Sa katunayan, naglalaman ito ng mga kemikal na kung tawagin ay carbon dioxide at sulfur dioxide na nakukuha ng ulan sa hangin bago bumagsak sa lupa. Ibig sabihin, ang ulan ay slightly acidic, pero hindi ito sapat para saktan ang mga tao. Kaya kapag ang ulan ay bumagsak na sa lupa, ang mahinang acid na dala nito ay tinutunaw ang mga mineral salts na sodium at chloride sa mga bato. At ang mga tunaw na asin na ito ay nasasama sa daloy ng tubig papunta sa mga batis, lawa, ilog at eventually sa dagat. Ang mga ilog ay nagdadala ng halos 4 na bilyong tonelada ng asin sa dagat taon-taon. Pero kung ang mga batis at ilog ang nagdadala ng asin sa dagat, bakit hindi kasing alat ng dagat ang mga ito? Yan ay sapagkat ang mga batis at ilog ay nagdadala lamang ng napakakunting amount ng asin, samantalang ang mga asin sa dagat ay naipon na sa loob ng bilyon-bilyong taon, at ang tubig sa dagat ay 300 times mas maraming tunaw na asin kesa sa pangkaraniwang ilog. To put it in another way, ang kada isang litro ng tubig dagat ay mayroong 35 grams ng asin, habang ang isang litro ng fresh water ay naglalaman lamang ng 0.5 grams. Kaya ang tubig dagat ay mayroong mas mataas na konsentrasyon ng asin o salinity kesa sa fresh water na dumadaloy sa mga batis at ilog. Sa katunayan, hindi lamang mga ilog ang pinanggagalingan ng mga asin sa dagat. Ang mga bato under the ocean, mga deep sea vents, mga subsea volcanoes ay nagsusupply din ng tunaw na asin sa dagat. Nung bago pa lang ang ating mundo, ang dagat ay hindi pa siguro ganun kaalat. Ang pagkaalat nito o salinity ay nabuo sa pagdaloy ng napakahabang panahon. Ang National Oceanic and Atmospheric Administration
ay may tansya na kapag tinanggal mo ang lahat ng asin sa dagat at ikinalat sa lahat ng kalupaan, bubuo ito ng layer na may kapal na 500 talampakan sa ibabaw. Ang pagkaalat ng dagat ay hindi pare-pareho sa lahat ng dako. Mas maalat ang tubig sa mga mas mainit at tropical na lugar sapagkat mas madalas mangyari sa mga lugar na ito ang evaporation. Hindi lang dagat ang natatanging lugar na nag-iipon ng asin. Sa katunayan, ang famous lake na kung tawagin ay Dead Sea sa border ng Jordan at Israel ay itinuturing na isa sa mga pinakamaalat na lawa sa buong mundo. Halos lahat ng lawa ay mayroong daluyan ng tubig palabas, hindi lang papasok, kaya hindi naiipon ng asin. Pero matapos pumasok ng tubig sa Dead Sea mula sa Jordan River, nananatili na ito doon dahil walang daluyan ng tubig palabas ang naturang lawa. At ang lokasyon ng lawa ay nasa mainit at tuyong lugar, kaya mas madalas at mabilis ang evaporation. Ang pagkaalat ay mas matindi sa ilalim ng Dead Sea. Nasa tindi nito, ang mga asin ay nagiging buo na parang malalaking kristal. At kapag ikaw ay nag-swimming sa lawa na ito, hindi ka lulubog at lulutang ka dahil sa napakataas na level ng asin. Bagamat masarap mag-enjoy at maglaro sa dagat, gawin mo ang lahat para hindi ka makalunok ng sobra-sobra. Sa paminsan-minsang pagkalunok natin ng tubig dagat sa beach, ang katawan natin ay nababawasan ng tubig. Kaya siguraduhin na lagi kang hydrated habang ini-enjoy ang dagat sa tuwing tag-init. Shoutout kay Roderick Lacson, Carlos Cabilla, at Vicky Dones. At dito po nagtatapos ang ating kuwento sa araw na ito. Kung nagustuhan mo itong video, please click the like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. Hanggang sa muli, thank you so much for watching!